sampung pinakadelikadong lahi ng aso. Pero bago tayo magsimula, i-click muna ang subscribe button at notification bell. At huwag din kalimutan mag-like, comment, and share. Number 10. Husky. Tulad ng maraming aso, ang husky ay mabilis at puno ng enerhiya. Ginagamit din ang mga huskies bilang mga sled dogs dahil maaari silang tumakbo sa niyebe. Ang lahing ito ay may kasaysayan ng pagiging blue collar dog. Hindi sila nakikisalamuha sa ibang mga aso o hayop sa pangkalahatan. Gayunpaman, hindi iyon na nangangahulugang hindi sila mapanganib. Sa mga nasabing insidente at naganap noong 1998, ang husky ay accountable sa malubhang pag-atake ng 15 katao. Number 9. Doberman Pinscher. Ito ay karaniwang kilala sa pagiging police dog dahil ito ay matapat na kasama ng mga nagpapatupad ng batas. Ngunit hindi ito karaniwan sa ngayon dahil may mga lahi din ng aso na may kakayahang gawin ang kanilang mga ginagawa. May mga taglay din itong pagka-agresibo, lalo na sa mga taong hindi familiar sa pang-amoy nila. Masasabi kong isa itong maliit na uri ng aso, ngunit mapanganib sa pangkalahatan. Number 8. German Shepherd. Katulad ng Doberman, ang German Shepherd ay kilala rin sa pagiging isang police dog. At kilala rin sila sa malakas na pagkagat nito, sapat na upang magiging sani ng sobrang sakit. Isang insidente ang naganap noong 2013 kung saan ang isang babae ay nagdusa ng isang kagat mula sa kanyang mahal na German Shepherd. Gayunpaman, katulad ng iba pang lahi ng aso, ang mga kasong ito ay bihira at hindi maiiwasan. Number 7. Boxer Dog. Bumalik tayo sa World War I. Ang mga Boxer Dog ay ginagamit bilang mga bantay at pag-atake sa iba pang aso. Dahil ang mga ito ay bantog sa buong mundo. Dahil sa kanilang makapangyarihang panga na pag nakagat kanila, hindi na ito matatanggal pa. Isang insidente ng pag-atake ng boxer dog na kinamatay ng may-ari noong 2013 nang sinubukan ng may-ari nito na itigil ang isang mga nag-aaway na aso sa pagitan ng boxer dog at dalawa pang mga aso na pag-aari niya. Number 6. Bullmastiff. Kahit ang mga bullmastiff ay maaaring maging mapanganib din sa pangkalahatan, lalo na ang mga lalaking aso ay dapat mong bantayan. Ang mga lalaking bullmastiff ay may posibilidad na timbang hanggang 130 pounds. Kaya kung may alaga ka nito, napakahalaga na sanayin ang mga ito para sa kanila na maging masunuring aso. Tulad ng mga boxers, ang mga bullmastiff ay natural din na bantay at maaari mong maaasahan. Nagkaroon ng dalawang insidente ng pag-atake ng bullmastiff sa mga tao noong 2014 na kung saan ang isang 13 years old na batang lalaki sa New Jersey ay namatay matapos atakihin ng bullmastiff. Number 5. Alaskan Malamute. Ang mga Alaskan Malamute ay mukhang malambot at mahinahon sa labas. Ang mga ito ay hindi kapanipaniwalang mapanganib din katulad ng maraming mga kaibig-ibig na nilalang. Ang mga Alaskan Malamute ay ginagawa ding sled dogs at ang lahing ito ay ang opisyal na aso ng Alaska. Ang lahing ito ay may mahina na pag-iisip at palaging gutom para sa kanilang mga biktima. Number 4. Perro di Presa Canario. Ang Perro di Presa Canario na kilala rin bilang Canary Mastiff. Ito ay pinakasikat na lahi sa listahang ito. Ang asong ito ay walang kinikilala kundi ang mismong nagmamay-ari lang sa kanila. Ang lahing ito ay mapanganib kahit na may tamang pagsasanay sa kanila. Number 3. Rottweiler. Isa ito sa pinakalumang lahi ng aso. Simula pa noong panahon ng mga Romano, ang asong ito ay isa din sa pinakadelikadong aso at sobrang matapang. Gayunpaman, ang mga asong ito ay maaasahan dahil ito ay mahusay sa pagbabantay at may pambihirang katalinuhan. Number 2. PITBULL. Ang asong ito ay agresibo at malakas. Sa katunayan, ang lahing ito ay pinagbabawal sa maraming bansa dahil sa ugaling tinataglay nito. Ang asong ito ay sobrang lakas magagat at kung sakaling makagat ka nito, sigurado, baling-bali ang iyong buto.
Kung mag-aalaga ka nito ay dapat sanayin mo ito mabuti upang maging masunurin at hindi gaanong agresibo. Number 1. Great Dane. Dahil sa pangalang Great Dane at laki nito ay walang halong duda na ang asong ito ay isa sa pinakamapanganib na breed sa buong mundo. Kung hindi ito maalagaan ng maayos, ang ganap na laki na Great Dane ay maaring patunay na ito ay kakilakilabot na aso. Dahil sa kanilang laki, ito ay may taas na 86 cm at may bigat na 200 pounds.